Bilang mga magulang, gusto lang natin ang mabuti para sa ating mga anak. Lalo na para sa mga anak na babae na doble ang ating pagprotekta laban sa mga lalaking maaaring magpaiyak sa kanila. Ngayong gabi, tunghayan natin ang nakakatuwang kwento ng mag-inang Bambi at Donna. Hindi mo naman ako kailangan ihatid eh. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya ko na sahili ko. Tiga mo, nababasa ka pa tuloy ngayon. Ano ba naman ang konting tubig? Para siguraduhin kong ligtas ka. Talaga lang, ha? Oo. Kaya ko umakit sa pinakamataas na bundok para sa'yo. Kaya ko lumangoy sa pinakamalalim na dagat para sa'yo. Kahit sino, kaya ko labanan para sa'yo. Kahit sino? Kahit tatay ko? Alam mo, hindi mo pala kasi ako dinadala sa inyo sa Montalban. Schedule na yung pag-aarap namin ng tatay mo. Sigurado ako, botong-boto yun sa akin. Baka bukas na bukas, asal na tayo. Hindi ka payag tatay ko doon mo. Sobrang strict ko nga talaga yun. Ate ko sa'yo, schedule mo. Pag-aarap namin. Hindi pwede. Pag nakilala mag-aarap. Si tatay? Oo nga, kaya mo nga yun. Si tatay! Ito si tatay! Ha? Ha? Dahil ba may trabaho ka na? Dahil ba hindi ka namin kaya ang sustentuhan hanggang college? Ganun ba? Ano pa nangyari? Ano nangyari? Itong anak mo, meron na palang boyfriend. Hindi pa lang sinasabi sa atin. Mabuti na lang, pumunta ako ng Maynila at pinuntan ko yung kumpare ko. Nahuli ko yan! May kasamang lalaki! Tama na! Ikaw Bambi, tandaan mo, hanggat dito ka nakatira, susunod ka sa batas ko! Pag sinabi kong walang nobyo, babat walang nobyo! Tay, bala ko naman po talaga ipakilala sa inyo si Ente. Nangihintay lang po sa akong tandamang panahon. Tay, wala naman po kami ginagawang masama. Walang ginagawang masama, ha? Hoy! Anak! Huwag mo ako pagsasabihan ng ganyan! Sasaktan ka sa akin! Dear Charo, napaka-stricto noon ang aking ama. Halos ipagbawal niya sa akin ang lahat. Pakikipagkaibigan, pagkakaroon ng crush o boyfriend, pag-enjoy ng aking kabataan. Kaya naman noong nagkaroon ako ng asawa at pamilya, pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging magulang na tulad niya, lalo na sa aking nag-iisang anak na babae na si Donna. Salamat! Congratulations! Thank you, Pa. Congratulations! Ikaw yung pinakamaganda kanina. Sigurado talaga ko. Ikaw ang panalo eh! Thank you, Ma! Kung makakongratulate, akala mo siya yung nanalo, oh? Ma? Naku, anak! Naku, mag-celebrate ka rin kasama ng mga kaibigan mo. Libre ko rin. Nilibre ko kayo. Gusto ko sa hotel. Wala naman pong bibis na kayo. Tsaka pagod na po ako. Tara ma, tuloy tayo. Magliligtas na po ako, ha? Bata, ano pang ginagawa mo dito? Nag-aalala ako dyan sa anak natin, ha? Eh, masyadong palaaral, tahimik, school, bahay ang inaatupag. Parang labo yata. Ang alam ko kasi, lahat ng magulang, yan ang gusto. Saliwa naman sa'yo. Seryoso ako! Eh, bata pa siya. Eh, dapat kasama niya yung mga kaibigan niya, nag-e-enjoy siya. Alam mo kung ako yun? Nako, kung saan-saan ako nagpupunta. Hindi yung naka
nakalagay yung libro sa mukha ko. Ay, ewan ko ba? Alam mo, ang mahalaga, mabait ang anak natin. Hindi tayo binibigay ng problema. Sumali pa nga ng beauty contest yan dahil gusto mo. Uy, hindi dahil sa akin. Dahil gusto niya talaga yun, ha? Sige na. Nawa pala. Para sa'yo. Sige. Salamat. Di ba matagal mo nang gusto yan? Teka nga muna. Matagal ka namang wawawala para sa trabaho, ano? Kaya sinusulan mo ako nito? Ikaw naman, oo. 2 weeks lang. 2 weeks? Eh, kaya nga kita binigyan yan eh. Para makakapag-usap tayo. Sinabi ko na nga, be. Halatang halata ka sa cellphone eh. Talaga? Oh. Kung gusto mo, babawihin ko na lang. Palitan ko na lang ng card. Akin na nga yan. Akin na. Gusto mo? Gusto ko yan. Mali ka rito. Ito tag... Mali ka. Nung asawa ko. Gusto mo nito? Gusto ko nga yan. Kaya nga kukunin ko. Kunin mo sa akin sa kwarto. Ay, matagal ako mawawala. Ano ba? Tulog na yung mga bata. Henrik, anak, huwag ka dito sa loob ng bahay. Doon ka sa labas. Ang ingay eh. Ano mga kasama ko? Tinatawag na ako. Laro lang kami, ma. Ah, sige, doon ka na sa labas, anak. Please, ang ingay. So, ingay mo? Alam mo nung panalo ka sa akin. Ano, kanina ba kayo? Tara, tara. Ma? Tama niya nga yung libro mo. Lubas ka naman. Makipag-usap ka dun sa mga kaidaran mo, anak. Sige na. Ma, alam mo ito yung exciting na part, oh. Alam mo, anak, nung bata pa ako, eh, hindi nga ako makalabas ng bahay. Pinapapunta ko yung mga kaibigan ko. Pero natatakot naman sila sa tatay ko. Alam mo kung bakit? Diyos ko, yung lolo mo, nakasimangot, paka ganito. Sasabihin pa, hoy, Bambi! Kasama mo na naman yung mga malalanding yan. Ay, nako, yung lolo mo. Anak, ikaw nga, wala kang tatay Narciso na nagganyan eh, nagaganyan sa'yo. Alam mo kung anong meron ka? Isang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Napapayagan kang lumabas kasama yung mga kaibigan mo. Kaya ikaw, pwede ba lumabas ka na makipagkaibigan ka na, anak? Ma, kailangan pa ba yun? Iba ikaw yung best friend ko. Alam mo, ikaw nabubola mo ako eh. Nabubola mo ako sa mga ganyan-ganyan mo eh. Ikaw ang best friend ko eh. Anak, binigay mo na pala yung number mo sa mga kaklase mo. May nag-text sa'yo. Talaga po? Sino po yan? Eh, hindi sinabi, anak eh. Gusto mo alamin natin. Alamin natin. Huh? Who you? Ilang taon ka na? Mark, 15 years old? Ako 15 years old. Ma! Bakit mo binix yan? Ibiganin mo na ito. Sige na. Ikaw na nga. O, ikaw mag-text. Ay, hindi. Ikaw na lang, ma. Wala akong alam sa ganyan. Donna, ikaw na mag-text, oh. Ayaw mo ako mag-text, eh. Gusto mo? Alamin natin kung ka-schoolmate mo siya. Okay yan, ma. Doon nagsimula ang pakikipag-textmate namin ni Donna. Dahil sa pagkapanalo niya bilang binibining soledad, marami ang gustong makipag-text sa anak ko. Ako ang naging taga-text niya. Mabuti na rin para
Mabantayan ko pa rin ang aking anak. Maganda lang ang pagtugtog ko dahil maganda ang backup vocalist ko. Teka, nakakatawa pala yung joke na tinext mo sa akin kaninang umaga. Joker ka pala. Ha? Oo! Nakatawa, di ba? Good evening po, Mrs. Condonar. Inihatid ko lang si Donna. Mauna na po ako. Sige. Sige, Donna. Bye, Jed. Siya sa'yo? Kwentuhan mo naman ako, bilis! Ma, hindi pa. Pa? Ay, Ma! Ano yung tinext mo kay Jad na joke? Sinabi sa akin kanina yun eh. Ay, oo. Naku, anak, hindi ko nasabi sa'yo. Teka, ito yun oh. Ito. Bakit? Natuwa ba siya? Naku, may text. Sanli. Akin na. Sanli. Naku, anak! Anak! Anak, nag-text si Jad! Bakit, Ma? Anong sabi niya? Sandali! Sandali! Anong sabi? Sinagot ko na siya para sa'yo. May boyfriend ka na! Ito, nag-text kasi mahal ka daw niya. Kung pwede ka raw niya maging girlfriend, sabi ko, oo. Parang ang bata ko pa para magka-boyfriend. Tsaka yung mga kaibigan ko nga po, hindi pa po sila pinapayagan magka-boyfriend eh. Anak naman, para kang tatay ko. 18 na ako, bawal pa rin ako makapag-boyfriend. Anak, inobserbahan ko na si Jad. Mukhang mabait naman siyang bata eh. Tsaka ka-church pa natin. Eh kahit naman mag-boyfriend kayo eh. Ako, babantayan ko pa rin kayo at ako pa rin may hawak nitong cellphone na ito. Bakit? Hindi mo ba gusto si Jan? Gusto po. Eh, yun naman pala eh. Huwag ka naman masyadong seryoso dyan. Teka nga muna. Eh, sino bang nanay dito? Ako, ikaw talaga. Alam mo, maswerte ka nga. Ako ang mama mo. Dahil ayokong hindi ka mag-enjoy sa kabataan mo, anak. Gusto kong maging masaya ka. Smile ka na, John. Anak, may boyfriend ka na! Kumain ka na marami, ha? Uy, tama. Sila kinain mo? Pa, busog na po ako. Baka imatayin ka sa klase niyan. Baka natatakot ka lang po, ha? Uy! Lagi tayo ng sexy. Macho pa kami ni Papa. Oo, na. Sige na, anak. Ay, Pa. Pasok nga pala kami sa intrams. Pasok kami sa finals. Talaga? Oo, mihirit pa ako isa. Kailangan ko sapatos. Kung okay lang po. Pasok na naman kayo sa finals eh. Huwag ka na bumili sapatos. Huwag ka na maglaro. Gastos eh. Ganda ng ngiti ni ate oh. Siguro ka-text yung boyfriend niya. Boyfriend? May boyfriend ka na? Pinihagan ko healthy. Kilala naman natin yung lalaki. Yung drummer sa church. Teka muna. Eh, medyo matanda na yun. 18 na yun, ha? Alam mo, late na kayo sa school, eh. Sandali, mga anak. Halika na. Yung mga gamit niyo, kunin niyo na, anak, ha? Oo. Ay, Julius, anak, yun po yung baon mo. Nandoon lang sa bag mo, ha? Sige. Basta pagkatapos ng eskwelahan, diretso dito, ha? Wala nang basketball. Opo, akong bahala. Ha? Tara. Sandali lang po. Alis na ako pa. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka.
Pinayagan mo mag-boyfriend yung anak natin? Healthy naman eh. Kalma ka lang. Sige na, umupo ka na doon. Baka sumakit yung puso mo eh. Hayaan mo na, kumain ka na. Ayan oh, sisilbihan pa kita. Halika na ito. Ito. Kukuha pa ako ng maraming pagka. Bambi, ayokong palakihin yung anak natin katulad ng pagpapalaki sa'yo. Pero 15 anyos lang siya. Ang bata-bata pa nung anak natin. Healthy, boyfriend lang yun. Boyfriend lang. Alam mo, walang masamang mangyayari doon sa anak natin. Sisiguruduhin ko. Babantayan ko talaga sila. Sige na. Healthy naman yun. Sige na. Alam mo, kasi kailangan ma-feel naman niya na teenager siya. Sige na, pumayag ka na. Sige na. Pumayag na yan eh. Pumayag ka na, healthy. Sige. Sa isang kondisyon. Hindi sila lalabas ng silang dalawa lang. Kung magkikita sila, dito sa bahay natin. Paliwanag yan. Sinunod namin ni Donna ang lahat ng kondisyon ng kanyang ama at naging maayos ang takbo ng relationship nila ni Jack. Umabot din sila ng isang taon. Tapos nakakadalaw pa si Jad dito sa bahay niyo. Diba? Oo nga. Sana payagan din nila ako nila tate magka-boyfriend, no? Bakit? May gusto bang makipag-boyfriend sa'yo? Ano? Ikaw? Ang sarang ugali mo. Pero sa bagay, oo nga, no? Sobrang swerte ko kay Mami. Dahil siya ang the best mom. Anak, kunin mo nga yung tubig doon sa kusina kasi sira yung gripo natin dito. Sige po, kailangan kong hugasan itong mga basong to. Sige po, may ano ako mga kakanin para sa inyo, ha? May kakanin para sa inyo. Bilisan mo, anak. Baka gutom na yung ibang mga kaibigan. Jad, patulong naman, oh! Jad! Patulong naman, ang bigat kasi. Kami na, sige na. Tulungan ka na namin, Donna. Sige. Salamat pa. Ma, tignan mo. Tignan ni Jan. Ang sweet-sweet niya, no? Ma, ang saya-saya ko po. Buti na lang po pinilit niyo akong maging boyfriend si Jan. Makipag-break ka na sa kanya, anak. Bakit ho? Nakita mo naman yung ginawa niya kanina, hindi ba? Nagpapatulong ka dun sa balde. Patay mali siya naman. Yun lang ho ba, ma? Kanina lang ho yun. Usually naman po, tinutulungan ako ni Chad eh. At inaalagaan niya po ako. Huwag po kayo mag-alala. Kung sa napakilit na bagay, hindi ka niya matutulungan, paano pa kaya doon sa mas malalaki? Mas importante. Makipag-break ka na sa kanya. Ka sa akin, anak. Para sa ikabubuti mo ito. Hanggat maaga. Alam kong akong nagtulak sa'yo kay Jan. Pero anak, alam ko namang hindi siya makakabuti sa'yo. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Maghintay nga tayo. Ayun o, sa text niya, sabi niya, nakasuot siya ng pula.
Pero ma, hindi naman po kailangan maghanap ng kadex para sa akin eh. Hindi ko naman po kailangan ng boyfriend. Anak, ilang buwan ang nakaraan. Alam ko namang broken-hearted ka eh. Pero hindi naman natin alam na... Ako, napakasama pa lang yung Jan na yun. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun, anak, hindi ka makakahanap ng ibang lalaki na mas bagay para sa'yo. Kaya nga tayo naghahanap. Ako, maswerte ka nga. Dahil may pagkakataon ka maghanap. Ako noon, wala, wala anak. Ako, napakaswerte ko lang talaga dahil nakilala ko yung poging-pogi mong papa. Ma, ayoko pong maghanap. Si Jan po yung gusto ko. Ano yun, anak? Ah, wala po. Ma, oh. Andito na yung ka-text mo. Saan? Saan, anak? Nakapula? Pero ma, matanda na siya. Matanda na siya. Matanda? Ay, yung nakapula? Yun ba yun? Dako, anak, takbo tayo! Halika na! Matanda na! Ako, naku, akala ko kasi sandali, anak! Tago, tago tayo dito! Dito, dito! Naku, 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 ay! Anak, halika dito! Naku, pula tayo dito? Sandali. Ayoko na talaga, ma. Sandali. Last na to. Anong last na? Sandali, anak. Ang seryoso mo. Sandali. Sandali. Eh, adventure nga, di ba? Ang saya naman. Anak! Yung asawa ko talaga, patay na patay sa akin. Hi, Mucha. Sinong Mutya? Sorry, wrong number. Hindi ba ito sa Donna? Mucha ng Barangay Soledad 2004? Oo, ako nga yun. Kung ikaw ang Mucha ng Soledad, ang ganda-ganda mo siguro. Alam kong sinabi ng anak kong ayaw na niya ng textmate. Sinubukan ko namang makinig. Kaya lang, sa tuwing may nagte-text para sa kanya, di ko mapigilang mag-isip ng sayang. Paano kung gwapo pala? Paano kung magustuhan siya ng anak ko? Paano kung siya na pala ang Prince Charming ni Donna? Sige, textmate tayo. Tatay po nasa trabaho ngayon. Nasa trabaho? Oo, nabanggit mo nga. Hintayin na lang natin si Donna, malapit na yung dadating. So, hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Hindi pa po eh. Oh, talaga? Pag nagkataon po, una po ito. Nakakatawa naman. Naku, ayun na pala si Donna. Oh. Donna. Hello. Hi. Anak, binibisita ka ni Kiko. Kasi yung huling teksta niyo, di ba, sabi mo, pinapapunta mo siya dito sa bahay. Teka lang ah.
Ma? Oh, upo ka muna. Sige. Sige, Kiko. Mag-juice ka muna. Sige po. Ano yun, anak? Ano? Ano yun, anak? Bakit? Bakit ka ba ganyan? Bakit mo naman pinapintayan dito? Anak, ang bait niya kasi sa text eh. Alam mo, favorite ka textmate ko siya. Kaya nga pala, feeling ko ka bagay na bagay kayo. At saka alam mo ba, siya, yung pamilya niya, kilala dito sa atin, anak. Naku, may kaya sila, kaya maging mabuti ang buhay mo sa kanila. Sige. Ma, 16 pa lang ako. Hindi ko pa niisip yung mga yan. Eh, wala namang masama kung minsan eh. Pupunta yun sa isip mo. Alam mo, minsan kasi. Minsan, alam mo yung unang boyfriend? Sila pa nga nagkakatuluyan eh. Ha? Sino, anak? Entertainin mo na. Ayan na, oh! Sige na, sundan mo na ako, ha? Ako, pasensya ka na. Medyo mainit yung bahay. Okay lang po. Oo nga eh. Pero totoo talaga yun. Wala ka pa naging wala mo. Yellow pa rin ba yung paborito mong color? Oo, ma. Yellow, pink, black. Talaga nito kahit si anong kulay naman bagay sa'yo, sa ganda mo eh. Ma, pwede ba mamaya na lang? May kasama ko, magre-review pa ako. Sige na nga. Ito naman. Botong-boto ako kay Kiko, kaya sinagot ko siya para kay Donna. Hindi ko naman gusto si Kiko eh. Anak kasi, hindi mo naman kasi siya masyadong kilala. Nakikwento ko naman sa'yo, di ba yung palitan namin ng text? Di ba? Oo, natutuwa ka naman eh. Ma, kailangan mo buhay yung sinabi mo sa kanya. Bihin ko sa kanya, ma. Bakit ko siya sinagot? Ay, akala ko naman kasi, anak, magiging masaya ka eh. Pero sige. Makikipag-break na ako kay Kiko. Ano? Masaya si Mama ng kabagaan niya. Katulad ng kinikwento niya. Totoo yan, anak. Dahil sa sobrang kahigpitan ng lolo mo, sa sobrang higpit, nasasaktan niya ng Mama mo. Naikwento niya nga sa akin noon na minsan, nasampal siya ng malakas na lolo mo hanggang sa mabuwal siya sa sahig. Kaya ganun na lang ang Mama mo sa inyo eh. Lalong-lalo na sa'yo. Pakiramdam niya, ang dami niyang hindi naranasan. At ayaw niyang maranasan yun. Ganun kayo kamahal ng Mama mo. At ganun ko kayo kamahal. Nagbago ang isip ni Donna at pumayag na siyang maging boyfriend si Kiko. Hindi ko alam kung anong nagbabago ng isip niya, pero napakalaki pa rin ng tuwa ko. Alam mo, ikaw na ata ang gusto kong makasama habang buhay. Oo, sana tayo na nga. Kasi alam ko, di mo ako sasaktan. Donna, gusto ko pagtanda natin, magbibig pa rin tayo ng dalawa. Pagtanda natin? Hindi ba't parang ang bata pa natin para pag-isipan niya mga ganyan?
Akala ko ba nung magka-text tayo, sabi mo parehas natin gustong tumanda magkasama? Ha? Oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Alam mo, Donna, napansin ko lang, kapag magka-text tayo, saya-saya natin. Kasama tayo ibang-ibang tao kayo. Isang taon lang nagtagal sina Donna at Kiko noong nagkolehiyo na ang aking anak at tumira sa dormitoryo at nagkaroon ng sariling cellphone, bigla itong nakipag-break sa lalaki. Kahit tutol ako, wala na akong nagawa. Makasama eh. Saka miss na miss ka namin. Lalo na tong mama mo. Isa nga, nahuli ko pa yan, umiiyak pa eh. Ikaw talaga. Mama talaga, nasa lukban lang naman po ako eh. Pwede naman po ako dalawin kung kailan niya gusto. Eh anak, syempre iba pa rin. Eh wala ka na kasi sa bahay eh. Oh, kukunin ko muna yung sasakyan natin ha. Hintayin niyo na lang ako rito sige, ha? Sige pa, sige, hintayin ka naman. Anak! Hmm? Alam mo ba, nung isang araw, si Kiko, text na mamumusta sa'yo. Ma, matagal na kung wala kami nun. Wala na ba talagang pag-asa magkabalikan kayo? Kasi anak, sa lahat ng katekstan ko, si Kiko lang talaga. Siya yung pinakamaayos. Ha, hindi niyo na po ako kailangan hanapan ng katextmate eh. Kaya ko na po sa sarili ko, di ba? Siya kasi ngayon po, gusto ko lang talaga mag-focus sa pag-aaral ko. Oh. Eh, nandiyan na? Nang nakatapos si Donna ng kanyang two-year nursing aid course sa kolehiyo, nakahanap siya ng trabaho sa Paranaque. Ako ba? Sandali lang. Dito ka ba magtatrabaho? Sana. Ma, ang bait-bait niya po. Kasangkapo niya pa po. Sweet pa. Tapos maalaga. Gusto daw po niya akong ligawan. Kailan ba huling nagka-girlfriend yung Jeff na yan? Ang sabi niya po, mga 2 months ago daw po. 2 months? Ilang nobya na ba ng Jeff na yan? Hindi ko naman na po tinanong yun. Pero siguro, mga ilan-ilan na po. Huwag kang magpaligaw dyan. Taga Maynila yan. At saka anak, sa mga kinikwento mo sa akin, parang babaero. Paiiyakin ka lang yan, anak. Hindi niya po kasi siya nakikilala, ma. Siguro po, kapag nakilala niya siya... Basta! Huwag mo siyang i-entertain. At huwag na huwag mo siyang sasagutin, ha? Hindi ko gusto yung lalaking yan. Salamat. Parang puputi ka ata. Kapag di ba Manila? Hindi. Ay, kasi naka-aircon sa lab. Ayun, muti ako. Sa susunod, bisitahin niyo naman ako sa Manila at tapos pupunta tayo sa mall. Sige po, ate. Kumusta na pala yung Jeff na nanliligaw sa'yo? Donna! Wala na ho yun. Tagal na akong tinigilan, di ko kasi pinakitaan ang interes eh. I love you so much, Jeff.
boyfriend mo na yung Jeff na yun? Magsabi ka sa akin ng totoo. Sinugot mo pa rin yung lalaking yun? Pagkatapos kong sabihin sa'yo na wag na. Mahal ko siya. At mabait naman po siya eh. Kailangan niya lang po siyang makilala. Tawagan mo siya. Tawagan mo siya! Tawagan mo! Hindi daw po siya makakatawag kasi nasa trabaho daw po siya. Tingnan mo. Napakasimpleng tawag. Hindi niya kayang gawin para sa'yo. Kahit sinabi mo na importante. Sinasabi ko sa'yo, hindi tamang lalaki yun para sa'yo. Paiiyakin ka lang nun eh. Bakit hindi ka ba nakikinig? Ma? Hindi siya mabuti para sa akin? Kasi hindi ko ang pumili sa kanya? Ma? Simula ho 14 ako. Ikaw na ang pumipili ng manliligaw at boyfriend ko. Ikaw nga yung sumagot kay Jed at Kiko, di ba? Hindi ako. At kahit ayokong hiwalayan si Jed, hinuwalayan ko pa rin siya. Dahil yun yung gusto nyo. At kahit ayoko kay Kiko, tiniis ko pa rin yun, ma. Kasi yun yung gusto nyo eh. Isang taon kami, ma. Isang taon na sobrang miserable ang buhay ko. Pero tiniis ko yun para sa'yo. At ngayon ay, ako naman ang pumili sa boyfriend ko. Bakit di mo ko kayang pagbigyan? Tanda na ako, ma. At kaya ko na ang sarili ko. Dahil lang sa matanda ka na, wala na akong karapat ang kabayan ka para sa mga desisyon mo. Wala na akong karapatan na magbigay sa'yo at tumulong sa'yo maging masaya. Yan ang may lagi sinasabi niyo, di ba? Gusto niyo akong maging masaya. Pero sino pang naging masaya nung katext mo yung mga lalaking yun? Ako ba? At sino mong maging masaya nung pinili niyo sila lahat para sa akin? Ako ho ba? Ang problema kasi sa inyo, pinipilit mo ibalik yung kabataan mo sa buhay ko eh. Pero magkaiba tayo, ma. Yung kasiyahan mo, hindi yun yung kasiyahan ko. Dahil magkaiba tayo. At buhay ko to. Pagbigyan ako. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan! Tapos kita nga ilalagaan itong bibigay mo sa akin? O nangiyak ang batang ka? Ma! Ma! Tama na, tama na, ma! Ma! Nangiyak ka? Ma! Ma! Ingat din kayo. Ingat ka.
Umalis na po si ate. Ma. Ma, hayaan mo lang si ate sa boyfriend niya maging masaya. Total naman, matagal din naman po na kinuha niya lahat, di ba, para ikaw yung maging masaya. Kahit ayaw niya ng ka-text, umuho pa rin siya kasi yun yung gusto niyo. Alam mo ba ang nungkol doon, anak? Nakatira rin ako dito, ma. Sa sobrang focus niyo po kay ate, hindi niyo na napansin na napapansin mo na po lahat ng ginagawa niyo. Anak. Nagkulang pa akong pagbigay ng atensyon sa inyo. Kung sa tingin mo, lahat ng oras ko napunta sa atin yun. Nararamdaman niyo. Hindi ko sinasadya yun. Ma, ano mo yung nararamdaman namin eh? Huwag kang mag-alala. Ma, naiintindihan namin lahat. Naiintindihan namin na hindi ka lang mama ni ate. Best friend ka rin niya. Sobra ang pagsisisi ko sa nagawa ko sa anak ko. Pero napakalakas ng pakiramdam ko na sasaktan lang siya ng lalaking mahal niya. Okay ka lang ba? Noong gabi kang tahimik. Tumisip mo pa rin ba ang mama mo? Ma? Magandang gabi po. Ikaw ba si Jeff? Opo. Huwag na huwag mong sasaktan ng anak ko. Kapag nangyari yon, ikaw ang mananagot sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Uwi ka na. Ubus na lang tayo magkita. Bilis. Ma, hindi pa rin po ba kayo tapos? Hanggang dito ba naman ipapahayaan niyo pa ako kay Jeff? Anak, tama lahat ng sinabi mo. Tama lahat ng sinabi mo. Sinabi ko sa sarili ko noon, lahat ng gagawin ko ay para maging masaya ka. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako maging katulad ng lolo mo. Pero anak, hindi ko na malayan na lahat pala ng ginagawa ko hindi mo na gusto. Hindi ko na malayan na ako na pala nagpapatakbo ng buhay mo. Naging katulad na ako ng tatay ko. Pero anak, hindi na ito tungkol doon. Maniwala ka sa akin. Ina mo ako. At malakas ang kutob ko. Nasasaktan ka ni Jeff. Thank you.
magpahinga ka, ha? Saka kumain ka ng madami. Stress daw yan. Eh, ba't ka ba na-stress? Kasi mula po yung nag-awesel ni ate. Nagalit na sa akin yung anak natin, Healthy. Nawala na sa akin si Dola. Tama ko kayo. Sinaktan ako ni Jeff. Mas gugustuhin ko pa. Mali ako. Kesa nasasaktan ka ng ganyan. Dapat ako manakilig na lang ako sa inyo. Sorry po. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Napakaraming taon na hindi kita hinayaang pumili at mabuhay para sa sarili mo. Kung pwede ko lang mabago lahat ng taong yun. Hindi naman po natin dapat pagsisihan lahat eh. Inaamin ko po nung mga huling taon, hindi na ako masaya. Pero ma, nauna po, masaya po ako. Dahil adventure to, di ba? At kasama ko yung best friend ko. Kayo ho yun, ma. Simula ngayon, ikaw na magdidesisyon sa buhay mo. Hahayaan kitang madapa at matuto para sa sarili mo. Tama ka. Tama ka, anak. Buhay mo to. At dapat ikaw magpatakas. Dito lang ako para suportahan ka, anak. Para magtakbuhan mo. Mahal na mahal kita, anak. Ngayon ay bumalik na ang masayang pagsasama namin ng aking anak na si Donna. Natanggap ko nang hindi ako ang makapagsasabi kung ano ang nararapat sa aking anak.
at dapat kong ipagkatiwala sa kanya ang pagpapatakbo ng sarili niyang buhay. Hanggang dito na lang, Bambi. Mahirap ang trabaho nating mga magulang. Alam natin ang gusto natin para sa ating mga anak. Pero kailangan rin nating alamin kung ano ang gusto ng ating mga anak. Kapag ating nakakalimutan na sila ay mga tao rin na may mga sariling pangarap at pangangailangan, ito ang kadalasang nagdudulot ng problema sa samahan ng isang pamilya. Tungkulin natin na alagaan at protektahan ang ating mga anak. Pero tungkulin din nating turuan silang gumawa ng mga desisyon, tumayo sa sariling mga paa, at lumipad ng sarili. Iyon siguro ang isa sa pinakamahirap na gawin para sa isang magulang. Pero wala namang kapantay ang ating saya kapag naaabot ng ating mga anak ang pinakamatayong nilang mga pangarap. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya. Thank you.